Hello mga gala, it's me Mark Lasaka and welcome back to my channel! So magandang araw po sa inyo mga higala, no? Sana magandang araw nyo ngayon. So for today's video mga higala, ang gagawin natin ngayon ay ipropagate itong aking Humalumena Emerald Gem. So ayan, tatlo po ito at meron na silang maraming babies. So plano ko, kunin ko yung ibang babies na pwede nang kunin or meron ng roots at mag-uusapan din natin kung paano sila alagaan mga higala. So bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. So ngayon naman mga higala, ang una natin gagawin ay tatanggalin muna sila sa kanilang pots para malaman natin kung saan natin ikikat itong ating Humalumena na Emerald Gem. So tanggalin muna natin. So dahan-dahan lang kasi marami na talaga siyang mga babies mga higala. Kaya nice ko na siyang ipropagate dahil may mga babies na siya para mas dumami pa yung mga babies. Ayan. So meron na tayong isa. Alam niyo ba mga higala, itong Emerald Gem na Humalumena ay isa sa mga pinaka low maintenance o ang dali lang alagaan na Humalumena. Hindi gaya ng mga ibang mamahaling Humalumena, very sensitive po yung ibang mga mamahalin, kaya po siguro mamahalin dahil sensitive po. Ayan. Ito naman ang ugat. Ang dami na niyang babies. Oh, tingnan nyo, meron pa dito sa pinakailalim niya, may tumubo na isang baby. So iyan, ito isa, may ito rin. Paano kaya itong isa, oh? Ang laki na niya pero hindi pa siya pwedeng kunin kasi wala pa siyang ugat, di ba? Dito naman tayo sa pangatlo. Ang dami na niyang ugat, oh. Ito pong Emerald Gem na Humalumena ay meron pong thick green na spade shape na leaves. So ayan, minsan yung ibang mga Humalumena ay mga heart shape. Ito naman si Emerald Gem ay meron naman siyang spade shape na leaves. So very shiny po ang mga leaves niya, no? At ang gaganda po. Ngayon naman, kukunin natin itong mga babies niya kasi meron ng mga ugat naman ito. Ang dali lang kunin, di ba? One, meron natin yung isa, dalawa, at wala na. Kasi itong maliliit mga higala, wala pa yung ugat. So, hindi pa sila pwedeng kunin sa kanilang mother plant. So, papalakihin muna natin yan. At para naman, meron tayong hihintayin na namang mga baby sa susunod. So, ayan. Actually, ito dalawa na, oh. Pero, wala pa talaga siyang ugat. As in, maliliit pa yung ugat niya. So, kailangan din natin itong i-cut para mas lumaki pa itong mga babies. So, ngayon naman, i-cut na natin. Cut na natin to. Lagay muna natin dito sa baba. Baka matamaan yung kamay ko. Madali lang naman itong ikat. Ayan, di ba? Ang dali lang. So, bali, ito po yung ugat ng pinaka-top niya. At ito naman yung pinaka-puno or ilalim niya. So, ayan. Meron siyang tatlong babies. Kailangan din natin para ikat itong mga ganito, no? Para mas lumaki pa itong mga babies. Kasi pag meron siyang itong pinaka-ibabaw niya, matagal tumubo yung mga babies. Kailangan talaga ikat ganito. So dito naman tayo sa pangalawa, kunin din natin itong mga babies niya. Kasi meron ng ugat yung iba eh. Pero maliliit pa. So ito ay kung saan na siyang humiwalay talaga sa kanyang mother plant. At yung iba naman ay wala pa rin ugat. Ah, meron na pala ito, oh, kaso lang maliit pa lang. Kunin din natin ito. Ayan, maliit pa siya pero ang dami na niyang ugat ay small but terrible. So, i-cut din natin ito. Ayan. So, ito na din. So, dito po tutubo ang mga babies niya. So, bali, ito na rin po ang pinaka-top niya. Ang laki na nila, no? Ang ganda mga higala, oh. Lagay muna natin siya dyan. Susunod naman mga higala itong ating pangatlong mother plant. So, kunin natin itong isang baby niya. Ang hirap, no? Masyado na kasing mataas itong pinakailalim niya, kaya itong baby niya ay napakataas na. Cut din natin ito. So, ayan. Nadali lang i-cut talaga ng mga Humalumena ay
So, bali ito, kasi napakataas na niya, gawin natin dalawa. So, yan. Oh, di ba? So, tatlo na po. Bali, tatlo na siya. Ito po ang pinaka-top. Ito po ang mid-cut. Ito naman ang pinaka-ilalim. So, bali, dalawa na po ang ating mother plant. Ito po ang pinaka-top. So, meron ako mga ibang variety din or ibang collections din na mga humalumen na mga higala. So, ito ang Emerald Gem, ito naman ang Lac Humalumen na ayan. Iba po yung Bronze Maiden, medyo spade shape din siya, gaya nitong Emerald Gem. Ito naman ay heart shape naman siya, so black lang siya. Ito naman ang pinaka-paborito ko, ayan, itong Walisi na Humalumen na. Diba, ang ganda niya. Yung iba, tinatawag siyang camouflage, pero sa na-research ko po, Walisi ay po ang pangalan niya. So, ayan, ang higala ko. Diba, ang ganda, oh. Tingnan nyo naman. Ayan. Sa tatlo nating mother plants, mga higala, meron tayong nakuhang baby. So, ito ang baby number 1. Ito, malaki na, oh. Baby number 2. At meron naman tayo mga maliliit, balit. Number 3, number 4, at number 5. Bali, 5 ang nakuha nating babies. At least, meron tayong nakuha mga babies, mga higala, no? Dati ay, naalala ko, hindi ko pinapansin itong mga ganitong humalumena. Ang dami palang mga variety ng humalumena, no? Merong humalumena na rubescence. Ito, Emerald Gem. Meron namang yung Bronze Maiden. Meron naman yung humalumena na Itzy. Meron namang Cream Foss na humalumena. Dati, nakabili kami ng ganon. Nasa screen nyo. Yan po yung nabili na namin dati ka Ma'am Celia. So, namatay po yan. Sobrang sensitive talaga niya. At yun lang nalaman talaga na isa din yun sa pinakamahal na humalumena. Aside sa mga variegated na humalumena, merong pink na variegation, meron namang yung cream white variegation. So, ayan. Hindi ko masyado alam kung ilan ang varieties ng mga humalumena, pero i-research nyo lang mahigala. Base sa alam ko, mga 59 ba yun? Basta mga 59, around 59. Basta hindi ko masyadong alam kung ilan ang varieties ng humalumena. Pero ang alam ko, madami talaga ang varieties ng mga humalumena. So ngayon, ang handa na ako dito ng carbonized rice hull. Rice hull, merong konting vermicast at kukupit. So, parehas lang ng soil na ginagamit ko sa mga philodendrons at ibang klase ng mga ornamentals. So, mix muna natin ito. So ngayon naman, itatanim na natin itong aking mga humalumena, no? Excited na ako kasi gusto ko na rin silang magbigay ng maraming babies, mga higala. So unahin muna natin itong mga pinaka-top nila. Ito po mga humalumena, mga higala, no? Ayaw po nila ng soggy na soil. So kailangan po maganda po ang soil natin, kagaya na itong ginamit ko. At sa water requirements naman, mga higala, kailangan po nila na pag 50% dry na po yung soil na kailangan na pong diligan. Itong mga humalumena medyo matakaw po sila sa tubig at gusto po nila hindi po sila natutuyuan ng matagal kasi ayaw po nila na mag-dry talaga. Ayan, tapos na po itong isa. So, sa pangalawa na naman tayo. So, diba? Ang ganda. So, madali lang naman nila talagang alagaan. Pwede rin twice a week natin silang diligan. So, yan. Tapos na natin itanim itong ating tatlong mother plant. So, dito naman tayo sa mga babies niya. So, simulan na natin pagtatanim nitong mga babies, mga higala, no? So, ang lighting requirements po ng mga humalumena ay kailangan po na 70% shade or bright indirect sunlight lang. So, pag nilagay nyo sila sa direct sunlight, masusunog po itong mga dahon nila, mga higala, no? So, yan. Kahit po yung mga variegated nga ayaw po ng direct sunlight. Gusto nila yung shaded lang or bright indirect sunlight para lumabas talaga ang mga variegation ng mga variegated plants.
wala na talaga akong medyo malaking pot mga higala noon. Naubusan na ako ng pot, so ito na lang na pot ang gagamitin ko. Pero okay lang naman siya, bagay rin naman ang plants talaga pag nilagay mo sa magagandang pots or sa mga mamahaling pots, magmumukha talaga silang mamamahalin at para bang classy or social na sila tingnan. Ito, hindi naman ito mamahaling pot, so medyo hindi rin siya mukhang mamahalin. Yung iba talaga, no, nag-invest talaga sila sa mga magagandang pots kasi maganda na yung halaman mo, mas gaganda pa pag mas maganda itong pots natin. Ako naman, kasi yung iba na may binibenta ko rin, so kailangan lang na budget-friendly lang ang ating pots para pag nagbenta tayo, mas hindi tumaas yung presyo dahil po sa pots. Ito, mura lang naman itong mga pots na to, mga 12 pesos lang dito sa amin. Ewan ko sa inyo kung magkano, basta ito ay 12 pesos po dito sa amin. Ayan mga higala, no, ay tapos na natin talagang itanim itong ating mga humalumena na emerald gem. So ngayon, pagkatapos natin pagkatapos natin itanim, ay didiligan muna natin. So before natin diligan mga higala, no, meron akong tip sa inyo. Kailangan talaga bantayan nyo ang mga humalumena dahil isa po ito sa mga paboritong plants ng mga uod. So ito, tingnan nyo itong mga dahon na to. Diba, kinain na talaga nila, ay para na itong monstera, no. Monstera na talaga siya tingnan kasi binutasan na siya ng mga uod. So kailangan po talaga mag-spray ng insecticide. Ako, minsan gabi talaga ako nag-spray ng insecticide kasi yung ibang mga insekto ay gabi po talaga umaatake. Habang tulog ka, kinakain naman nila yung plants natin. So ngayon, didiligan muna natin. Didiligan muna natin ito kasi kinat kasi natin. At ngayon naman ay mainit. So, kailangan talaga sila diligan para hindi po sila malanta, no? Hindi mamatay, hindi sila ma-dehydrate, ganon. So, dito naman, no, higala, oh, ito po yung mga hinagkata natin. Diyan ko po nilagay yung apat. Sana magbigay ito ng maraming babies, mga higala, no? At para din, ma-update ko rin kayo, pag meron na itong maraming babies, mapakita ko rin sa inyo at ma-harvest din natin yan sa mga susunod sigurong buwan. Sana magbigay ng babies. So ayan na yan mga higala, no, tapos na natin talagang itanim itong ating humalumena na emerald gem. So napakadali lang talaga niya. Kung mag-cut kayo, walang 20 minutes lang. Ang dali lang niyang itanim, ang dali lang paramihin. At aside from that, maganda talaga siyang alagaan dahil low maintenance means low maintenance. Hindi talaga siya sensitive. Hindi gaya ng ibang mga humalumena or nasabi ko na to kanina. Natakot pa rin ako bumili ng mga humalumena na yung mga variegated kasi aside sa sobrang mahal, natatakot ako kasi ako masyadong familiar sa kanila kung paano sila alagaan. So mas okay na ako sa mga collections ko ng humalumena ngayon. Pero pag may opportunity naman na magkaroon ako ng humalumena ng mga variegated ganun, yung ibang mga klase na humalumena. So, aalagaan at pag-aaralan din natin sila kung paano sila alagaan or how to take care those kinds of humalumena. So, ayan na yan mga higala. Before ko end tong video na to, nice ko i-shout out ang ating mga higala, no? So, shout out to James Matthew Caberto from Pangasinan, Choki Tagawa from Quincy, Massachusetts, Jonah Guhelde from Tandag, Surigao del Sur, Laia, JWJW, basta hindi ko po alam yung name nyo, basta Laia, JWJW lang. Virginia, Honolario, Escabarte, and Rocalis family from Cabadbaran City, Agusan del Norte, and also to Miss Ariane Villanueva. So ayan mga higala, that's it for today's video. Sana may natutunan naman kayo sa propagation natin ng humalumena ngayon. Kung meron kayong mga iba't ibang klaseng humalumena, i-comment nyo na yan below kung anong klase ang pinaka-paborito nyo or
sa mga humalumenas, anong pinaka-favorite variety nyo? Sa akin, ito, isa sa paborito ko ito, kasi kahit common lang siya, paborito ko to at ito yung Wallis CI, isa yun sa mga paborito ko. Maraming salamat po sa panonood nyo, sa pagsuporta, sa pag-comment. Oo nga pala, may gala, please don't forget to follow my Facebook page na sa description below yung link. So, follow nyo na ako at magkita-kita tayo doon. Plano ko mag-post ng videos lang, mga short videos from my plant sa Facebook page ko. So, ayan mga higala, God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa every upload ko. And see you to my next vlog. Bye-bye!